Hello guys, this is Shaw the Backer, ang backing rapper. Kasi nga madaldala po alam kwento mga sinasabi, ngunit isa lang naman talagang sagabal. Welcome sa isa na namang pampaubos oras niyo dito sa channel na ito. This is Shaw. Bye! Nandito lang ako sa bahay. Ngayon, nandito lang talaga ako sa bahay. At nagpapanik ako. Nagpapanik akong kumain ng orange. Ng oranges. Okay. Tsaka pasensya na sa background ko ha. Kasi Pasko pa talaga. Ayan. Pasko pa. May malakasabit pang lights. Ibig sabihin yan, wala akong tanong tanggal. Saka kung tinanggal ko pa yan, ano na ngayon? March na, oh. 9 days na lang. Nine months na lang. Pasko na ulit. Ano lang yan? Anyway, sabi ko pa na, nandito lang ako sa bahay ngayon. Hindi ako umaalis. Kasi nga, very precautious ako sa nangyayari ngayon. At in-announce na pandemic ang tinatawag na coronavirus, or in short, ang COVID-19. COVID-19. So, yun lang. Very precautious lang. Kaya ayoko mo nang lumabas. Dito muna tayo sa bahay. Ikakagaling lang natin ng bakasyon, di ba? Pag-usapan natin anong dapat natin gawin. Ano ang mga hindi dapat na gawin. Then, mga dapat gawin, dapat na alamin. Para maging smart lang tayo. Kasi we are talking about health here. Siyempre pag walang health, wala ding wealth. Di ka makakapagtrabaho, di ba? Oh, tama ako. Ano nga ba ang COVID-19? Ano nga ba ang coronavirus? Para sa akin, ito ay virus na may corona. Charit lang. Ito ang virus ng mga pajantera. Ayan, tuloy, di ba? Virus ito ng mga pajantera. Hindi nga, ang coronavirus ay isang virus na kung saan malalaman ninyo kung i-google na lang ninyo. Kasi syempre, meron naman kayong mga internet, wifi, iPhone, Android. I-google nyo na lang para wala nang, hindi na ako nag-aksaya ng panahon para i-explain sa inyo ito. Ang sa akin ngayon is to give you yung mga nakikita natin sa social media. Kanilang mga hinaing, diba? Mga hinaing nila. At saka sa mga nakikita kong hindi naman dapat talagang dapat gawin. Ewan ko ba? Una, hindi tayo talaga mamamatay sa virus. Mamamatay tayo sa gutom. Gusto niyo explain ko pa. Lahat ng mga store, tinaasan ang presyo. Lahat ng mga tao, binili na lahat. E paano na lang yung iba? Yan. Wala ng mga tinda sa mga tindahan. Kaya di tayo mamamatay sa virus talaga. Mamamatay tayo sa gutom. Pangalawa, may mga natatakot sa virus. Mas nakakatakot kaya ang social media. Mayroong mga mga incompetent dyan. Hindi naman sinila lahat ko, pero may mga incompetent na mga media na masyado naman kasing OA. Kung masyadong OA. Kaya hindi ako malaking blogger, pero nakikita nyo naman talaga. Yung iba, para lang mapataas ang kanilang views, papataas ang kanilang subscribers, followers, etc. Sure ba, Kemi? Huwag ganun. Dapat kinokorrect din ang mga nasabi before na baka mali. Or, nag-research muna. Kung hindi sigurado, sabihin na hindi ka sure. Yun lang naman, hindi ka sure. Okay? Pangatlo, may mga tinatawag nating social media doctors, social media engineers, social media scientists. Bigla-biglang nagkaroon. Masarap ha?
bigla-bigla nagkaroon ng title ang kanilang mga sarili. Kasi may nabasa lang sila, feeling mo alam na nila kung ano yon. Kaya tuloy natatakot na yung mga ibang tao. Anyway, isa pang nakakatakot, fake news. My God, wag nating patulan. Kung hindi ka sigurado, yun, magtanong, mag-email kung may mga kaibigan kang kung saan nagtatrabaho. Kasi minsan, sinasabi nila may mga cases dito, may cases doon, cases everywhere. Tapos hindi pala totoo. Tapos malapit sa bahay mo. Tapos, maya-maya ikaw na pala ang na-news. Yan ang mahirap eh. Papaniwala tayo sa mga news, lalo na sa social media, hindi na talaga. Some of it are fake news. Ay naku, sabi pa nga, you do know that the lie is the key. Ang sarap. Panglima. Panic buying. Ba't tayo nagpa-panic buying? Bigyan naman natin ng ano yung iba. Mas lalo kang makakasakit niyan. Dahil anxious ka na. Anxious ka na, na-stress ka pa. Dahil sa kapapanic buying mo. Ngayon? Ano mangyayari pag nag-expire yung mga pinamili mo? Pang-anim. Virus ba ito o malaking negosyo? Yan ang katanungan na dapat nating alamin. Kasi tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga stores. Sa store lang muna tayo. Sa mga stores, like Costco, Walmart, Target, ayan, nakakaubusan sila ng tubig, bigas, tissue paper. Oh my God, tissue paper. At online, sa sanitizers, alcohol, my God, natataasan ang presyo. Kaya mapapatanong ka na lang, malaking kawalan ba ito sa ekonomiya o malaking karagdagan sa ekonomiya? Vaccine. There's vaccine everywhere. Ay, hugas kamay pag merong aberya sa vaccine. Okay, instead na tulungan na makontain. You know, alam mo na ibig sabihin, di ba? Like, kung saan kating? Virus ba ito? Bacteria. So, yun. Kaya matatawag ko talagang virus attitude. Yung ibang tao, meron ang tinatawag na virus attitude. Dapat, ito ang mga dapat nating alamin. So, dapat, ika nga, prevention is better than cure. Kaya, prevent na lang muna tayo. Una, huwag tayo lumabas na muna ng bahay. Tama naman sila, dapat nag-hoard ka ng mga bagay-bagay. Pero hindi masyado naman panic buying. Pagano ko na lang mga weeks for a month. So, sabihin natin for 3 weeks. Tapos, labas ka na ulit, bili ka for 3 weeks na pagkain mo, diba? Hindi yung buong Costco, binili mo na. Anyway, so, ito mga dapat natin gawin. Una, sa bahay ka na muna. And then, kung nasa labas ka man, ay mga 1 meter ang distance mo sa mga sarang tao. Pag, especially pag nakita mo medyo inuubo, ganyan. So, 1 meter ang distance mo. And then, 20 seconds washing of the hands. Pero ito lang ha, shout out lang sa mga gumawa ng bago ito na trend. Kasi bago pa nauso ang paghuhugas ng kamay, naghuhugas na po ako ng kamay ng may sabon. Okay? 20 seconds. Kung hindi mo maalam ang 20 seconds, hindi mo na kailangan ng timer, kumanta ka. Kantahin mo lang ang happy birthday or my heart will go on ni Celine Dion. Diba? Pagkatapos nyo, kamos ka na. Malinis na naman ulit ang kamay. And, i-try mong i-check always ang temperature ng mga tao sa bahay niyo o sa'yo. Pag umabot ito ng 37.5 degrees Celsius, pwedeng mapacheck up na, diba? Konsulta. And then, kung you think you are positive with this coronavirus, una magpa-doktor or isang quarantine mo na sarili mo. 14 days of quarantine. Oh my God. And then, meron pa akong isa. Naubo ako. Ito naman ang mga steps na gagawin. Yung paggamit ng mask, dapat one time na ginagamit mo lang yung mask. Sabi nila, do not touch your eyes, your nose, your mouth. Paano kung nagsuot ka ng mask? You're touching your face. Ang dapat mong pinaniniwalaan na yung World Health Organization at Department of Health lang. Doon ka kumuha ng mga information mo. Magandang source yan. Symptoms, fever, cough, at saka difficulty of breathing.
yan ang mga symptoms. Sabi nila, avoid touching your face, especially your eyes, your nose, and your mouth. Ganon. Tsaka maghugas ng kamay. Yun. Huwag din kalimutang uminom ng madaming tubig at vitamin C. Kaya ako kumakain ng orange. Ang may papayo ko, yung mga nasabi ko. Yun lang. Sundin lahat yung mga dapat na precautionary measures para huwag tayo magpanik na may awa ang Diyos. Malulutasan natin ito. Now, it's a pandemic. Pero, dapat tulungan natin ang sarili muna natin. Tapos, tulungan natin ang iba sa pamamaraang hindi tayo nagkakalat ng chismis. Nagkakalat tayo ng mga impormasyon na makakatulong sa iba. Kaya guys, kumain ng orange for more vitamin C. So ito lang ang may papayo ko sa aking mga friends and relatives dyan all over the world. Mag-ingat, do sa precautionary measures, drink a lot of water, kumain ng mga mataas na vitamin C or mag-take ng vitamin C. Wala mo ng trouble, kaya hanggat hindi ba nakukontain ito at wala pang vaccine na nagagawa. Thank you again for watching. Also, I would like to thank people around me sa mga nagtitext. Maglagay ng mga comment and suggestions, okay, kung anong gusto niyong makita pa at magawa kong video. Thank you so much for watching at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para sa marami pang information na maibibigay ko sa inyo. Thank you so much for listening and for watching kahit ganito lang ang channel ko. And meron pa akong TikTok channel. Follow me there, Asha Vibes. Salamat. Hanggang sa susunod and Merry Christmas.